Pinagpalang araw po para sa ating lahat at purihin po ang Panginoon Diyos sapagkat binigyan niya tayo ng privilege to worship kahit nasaan tayong dako. Sa totoo lang, kung naniniwala tayo sa life after death, gusto nating pumunta ng langit. Yun ang katotohanan. We want to go to heaven. Pero bakit? Kaya mo, ang topic ho natin ngayon na isang bagay na napaka-importante, our hope of heaven. Now, bakit po yan mahalaga? Bakit importanteng pag-usapan natin ang ating pag-asa ay sa langit? Unang-una, dapat yung maintindihan. Anuman ang ating pag-asa sa kinabukasan, yan ang magdidikta ng ating paraan ng pamumuhay sa kasalukuyan. Now, yan po isang bagay na huwag nating kakaligtaan. Bakit kamo? Our hope in heaven is not a fairy tale. Kaya nga sabi sa Revelation 21:5, and he who sits on the throne said, behold, I am making all things new. And he said, write. Inutos siya po ito kay John. Isulat mo. Lahat ng mga sinasabi ko, sapagkat ito ay tapat at totoo. Di ba? Importante ito. Ito ay gaganapin ko. Ito ay katotohanan. Kaya yun ang ating hawak-hawak bilang mga mananampalataya. Kaya tayo umaasa sa kalangitan. Bakit tayo aasa sa kalangitan? Dahil ang Diyos ay naglilikha, ang Diyos ay nag-aaliw, at ang Diyos ay tumatawag. Yan po ang ating po magiging balangkas sa ating pag-uusapan. Now, babasahin po natin mula po sa Revelation. Ano po? Ito po ay pahayag. No? As I've said, ito po ay hindi hula. Ito po ay kapahayagan ng mensahe ng Panginoon Diyos. Alam niyo, sa tuwing tayo magbabasa ng kahit anong aklat sa Bible, napaka-importante yung konteksto na yon. Bakit ito sinulat? Kanino ito sinulat? At para saan ito? Bakit napaka-importante ito sa mga sinusulatan? Kaya nga maraming mga tao, pag nagbabasa ng Revelation, gulong-gulo sila at dami nang di maintindihan. Kaya minsan natatakot tayo magbasa. Pero dapat nyo maintindihan, ang pagbabasa ng pahayag ay napaka-importante. Ito ay matinding blessings. Ang dami nyong blessing na mababasa dyan. Kung hindi ako nagkakamali, may mga 7 blessings na binanggit dyan. Kaya napaka-importante itong aralin. Ganun pa man, hindi naman natin maaaral ngayon yan. Pero itong mga taong sinusulatan na ito, na maaring nararanasan din natin, sa sobrang tindi ng kanilang mga pagsubok, sa tindi ng kanilang suffering, sa tindi ng mga pait na kanilang pinagdadaanan, minsan maaring tinatanong na nila, tama ba itong pinananampalatayanan natin? Is it really worth dying or living for? Tama ba ito? Parang yan po ang kanilang mga katanungan. Kaya ho, ito ang encouragement ni John na nagsulat ng Revelation na pinahayag ng Panginoon Diyos. Hindi ito parang, ala, susulat na lang ako, sabi ni John. Hindi. Ito po'y sinabi ng Panginoon, nagpakita ang Panginoon sa kanya, isulat mo ito. At alam niyo, ang sabi niya, kaya ito'y pinaka-tema po nung Revelation na yan. Sabi niya, behold, he is coming. Jesus is coming. At hindi lang yan. Hindi lang basta siya darating. And we've heard that. Na darating si Kristo, he will be coming again. But Jesus Christ said, higit pa sa he will be coming, is that every eye will see him. Now, imagine ninyo, even those who pierced him, yung mga nagpako sa kanya sa krus, lahat sila, makikita nila si Jesus. So, kung tayo man yung mga anak ng Diyos, and we're waiting for our hope, na parang paano na kami? No, inaasahan namin si Jesus na aming tagapagligtas, paano na kami? Parang hirap isipin, ano? But God said, beautifully, sabi niya, no, you will see me too. Sabi niya, even those who pierced him, and all the tribes of the earth will mourn over him, mag-iiyakan pa nga sila. Katulad ng mga mananampalataya ng Panginoon at maging si John. Sabi niya, so it is to be. Amen. With such excitement to see Jesus again. Kasi isipin mo ako, ito yung tagapagligtas ko. At ito ang aking inaasahan. Now, at alam kong babalik siya. Di ba ang laking encouragement po noon? Kaya ito ang ibig sabihin niya. Kaya when we say God creates, remember this. Sabi niya, kung tituloy natin yung Revelation 1, no? Kanina 7, ito 8. I am the Alpha and the Omega. Ako ang simula, ako rin ang katapusan. Sabi niya, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty. Kung yung naglikha na itong kalukuyan nating mundo ay napakaganda, just imagine, yung unang-unang mundo at pagkatapos yung mga bago pang darating. Bakit? Ito ang sabi ni John. Sabi niya, then I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth passed away and there is no longer any sea. Wow! Ano to?
Tandaan nyo, mayroong word na, then. Prior to seeing the new heaven and the new earth, he saw something else. Meron siyang nakita in advance. Then, kaya ganyan. Gusto ko lang maintindihan natin na mayroon pong dalawang pananaw patungkol po sa new heaven and new earth na ito. Ang unang pananaw is that the whole world, yung pong buong mundo na yan, itong earth na to, ay talagang masisira, totally annihilated, talagang tupok, ganyan. And God will create a new one. Now, pero ito po isang pangalawa, yung isa pong view ay ito, that it will be purified and make it totally new. Super beautiful. Kaya sabi niya, kaya ho, during the days of Noah, it was destroyed. The world was destroyed. But it was cleansed. It was purified by the water of the flood. Kaya kung maalala niyo, ito po ay napaka-importanting bagay na maintindihan natin. Bakit po yan mahalaga? I will tell you why. Pag purify ng Diyos ang buong mundo, everything that man worked for, wala yan. Only what God did, kung ano talaga yung original lang sa Panginoon, yun lang ang talagang manatili at talagang paggagandahin niya palalo. Kasi tatandaan ninyo, ito po ang malaking problema. Alam niyo bakit? Kasi from the very beginning, ang nais si Satan, sirain yung ginawa ng Diyos. Gusto ko maunawa natin at our God is our victorious God. Kaya mapapanghawakan natin yun. Because the very God who created the world, who said that it was very good, hindi niya isusuko ang kanyang ginawa. Now, ito po isang magandang bagay. Either of the view, whichever is true, kahit ano ba ang totoo sa kalang dalawa, isa lang ang sigurado. The earth will be new. Bago ito, isang bagay na dapat nating gusto, parang hinahangad-hangad at aasam-asamin na makita. Yung Diyos na naglikha ng unang daigdig, as sinabi niyang napakaganda, imagine niyo yung na-miss natin na unang daigdig na nakita ng ating mga unang magulang, si Adan at si Eva. Imagine yung na-miss natin. Imagine yung ngayon kung ano yung makikita natin. Sobrang tindi. Kaya nga sabi ni Paul na napakagandang paalala sa atin lahat. Yung mga bagay sa which nawala pa, na hindi pa nakita ng mga mata, ni hindi pa narinig ng mga tenga, ni hindi pa pumasok sa puso o isipan ng tao. Sabi niyan, lahat ng yan ay inihahanda ng Diyos para sa kanyang minamahal. Kaya itong mga alagad ng Panginoon, kahit ng mga yung sinasabi sa kanina yung binabanggit ni Rodney Stark, pansin niyo mga mananampalataya ng mga panahon na yun, they were always looking forward to that hope. Umaasa sila sa isang Diyos na naglikha ng simula pa man, mula sa simula hanggang sa kaganapan nito, siya pa rin ang Diyos na namamahala. Yun ang pinapaalala niya. Because He is the Creator. He is the beginning and the end. And look at this. And saka sabi niya, He who sits on the throne, yung ating Creator, behold, I am making all things new. Kaya nga sabi ng Panginoon Diyos, yung mga bagay na kala mo, parang mamimiss mo dito sa mundo na to. Hindi, kalimutan mo na. Alam, sabi ng Lord sa Isaiah 65, doon pa lang sa Earth 4, you will forget everything. Sa sobrang ganda, Earth 4 pa lang yun. Eh di lalo na yung Earth 5. Ngayon, Earth 3 nga, ang ganda na eh. Yung Earth 4, di lalo matindi na. Kasi makasabi ng Panginoon sa Isaiah 65, makakalimutan mo na yung nakaraan. Hindi mo na maaalala. Di ba? Yung sabihin, anong bagay na makapagpapalimot sa iyo kundi isang matinding kagandahan na hindi pa natin nakikita. Kaya ngayon, hindi lang yun ang ating aasahan, that He is able to create and form a wonderful place for all of us. It is a place of great comfort. Kaya nga, our God comforts. Now, isipin niyo mabuti. Now, para maintindihan natin ito pong mga pangyari na ito, I'll just explain to you. Naalala nyo, sabi ni Jesus, in my Father's house, there are many dwelling places. Alam nyo ba encouragement ni Jesus tungkol dito sa John chapter 14? Sabi niya, do not let your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. Now, tingnan nyo kung gaano ka-importante ito. Sabi niya, in my Father's house, sa bahay ng tatay ko, maraming lugar doon. Sabi niya, kung hindi yan totoo, hindi ko sasabihin sa inyo. Iyahanda ko yon para sa iyo. Now, pag ako nagpunta roon at inhanda ko na yung lugar para sa iyo, babalik ako ulit at tatanggapin kita kung saan ako, doon ka na rin.
Ayan. Meron pong matinding sorpresa ang Diyos para sa kanyang mga tagasunod. Ano po yun? Tingnan natin, balikan natin yung sorpresa na yan. Sobra exciting. Bakit? Tingnan nyo ha. Kaya ho ito ay place of great comfort. Tingnan nyo po ang description. Punta tayo sa verse 2. And I saw the holy city. Wow! Unang-una, wala tong kaparehas na lulusod. Sabi niya, ito, after seeing the new heavens and new earth, may nakita akong isang katangi-tanging lungsod. Tagang kakaibang lungsod. Sabi nga doon, a holy city. Now, pag sinabi mo holy city, wow, pati yung mga tao doon, medyo hindi kapareho ng mga taong normal natin nakakasalimuha. Now, look at this. Bigla yung binanggit, New Jerusalem. Wow, coming down out of heaven from God. Wow, mula sa langit, bumababa. Doon sa bagong lupain na yon, bagong earth. And sabi niya, and made ready as a bride adorned for her husband. Kaya tandaan ninyo, it is a holy city. Yung ganda, amazing. Gusto niyo makikita lalo yung ganda niyan? Tingnan natin, punta tayo sa Revelation, sabi niya. At yung ganda nung dumaating na, sabi niya, in verse 17 pa lang, sinukat niya ito. Sabi niya, 72 yards yung wall according to human measurement, which are also angelic measurements. Kung ano yung sukat ng tao, yun din yung sukat ng, ano, ng ginamit ng anghel. The material of the wall was jasper. The city was pure gold like clear glass. Now, babasahin ko lang muna. The foundation stones of the city wall were adorned with every kind of precious. Lahat ng klaseng mamahaling bato. Sabi ganun. The first foundation stone was jasper. The second is sapphire. The third is chalcedony. The fourth is emerald. Baka habang basahin ko to, baka sabi siya, ano yan? Hindi ko alam yung mga bato na yan. Yun ang ibig sabihin. Hindi mo alam sa sobrang mamahalin yan. Kasi tayo, ordinaryong mga tao, we cannot afford that. Eh, biro mo yung maliliit na bato lang, halimbawa sa mga singsing, eh, wala akong mga ganong singsing na bato eh. Yun lang mga singsing na batong ganyan, yung ang mahal niyan, liit na bato lang ha, eto, pundasyon. Pag sinayang pundasyon, pundasyon. Ganyan. Laki yun! Tingnan niyo po yung description, gate pa lang ha. The 12 gates were 12 pearls. What? Hindi ho encrusted with pearls. Yung gate, 12 pearls. Bawat isang gate, isang perlas. Saan ka nakakita ng gate na ganun? Yung gate, no, saan ka nakita ng perlas na ganun katindi? Sabi niya, and each one of the gates was a single pearl. Sa bawat isang trangkahan, isang higanting perlas. Sabi niya, saan ka kukuha ng ganun kabibi? Now, yung Diyos na lumikha ng kabibi, kayang ilikhain ng Diyos yung ganyan. Now, bakit po naging comfort ito sa atin? Tayo nga dito sa lupa, hirap tayo may mahanap ng magandang tirahan. Iba nga sa atin, nangangarap sana kailan kami nakakatira. Iba sa atin, nagre-renta lang eh. And God is saying, no, you don't understand. I'm preparing, naghahanda ako isang bagay na napakaganda para sa iyo. Para sa iyo. Ito ay para sa iyo. Nasasabing ganun, and the streets of the city was pure gold, like a transparent glass. Yun yung sasabi sa inyo kanina. Wow, sakin. Kaya nga, alam nyo, biglang paalala ko lang lagi, iniisip ko yung single pearl para mabuo isang pearlas. Alam nyo ba, yun po ay nadaan sa isang matinding mga pain. Di ba yung mga kabibe, pag tinamaan ng isang bagay na nakakasakit, magtasarado yan at doon nakakabuo ng pearl. Ano yung sinasabi ng Lord? Every time we would see that, we would rejoice and we would remember the pain that Jesus Christ went through just for you and me to be welcome in this city. Yan po ang hinanda ng Diyos sa atin. At isa sa pinakamatinding comfort ay ito. Tingnan niyo po. And I saw no temple in it. For the Lord God, the Almighty, and the Lamb are its temple. Wala nang temple. Wow! Wala nang church building. Hindi natin kailangan. Because the temple itself, si Lord nandun doon na. Hindi na kailangan. Yung Lamb, siya na rin yung sa temple. Hindi na natin kailangan. Nandun niya sa loob na cube din ang forma, yung pinaka holy of holies, amazing, sa loob. And the city, sabi niya, no need of the sun or the moon to shine on it. Kaya bago na yung heaven eh. Bakit? Wala nang araw, wala nang buwan. Yung kaluwalhatian ng Diyos ang magniningning. At yung kanyang lamp, ang lamp, yung si Kristo. Now, alam niyo po ba na comfort ako dito? Noon, narinig ko yung unang nagsalita si Dr. David Wilkerson, na sabi niya parang may mga distance na malapit ka ba sa Diyos, malayo ka sa Diyos. Aaminin ko sa inyo nung narinig ko yun, napaiyak ako. Sabi ko, Lord, baka pagdating sa langit, ang layo ko. Imagine ko, 2 billion people yan.
at nandun ako sa pinakadulong dulo dahil ang layo ko sa inyo. Lord, paano naman yun? Parang ang lungkot. Kung dito nga lang, pag sinabi kong, this is a God-forsaken place. Ano ibig sabihin yan? Marumi yan, magulo yan, walang ayos yan, walang order yan, dahil wala yung Diyos. Because kapag nandun ang Diyos, nagiging langit ang lahat. So, sabi ko, Lord, ang layo nyo. Paano na po? Alam mo, habang nagdadrive ako at umiiyak ako, na iniisip ko po yun, ang laking encouragement. Bigla ako nasilawan ng araw. Bigla sabi ng Lord, kapag tinamaan ka ng liwanag, ibig sabihin, katabi mo si God. At ang sabi ng Diyos, wala ng gabi. Wala ng gabi, wala ng dilim. Bakit siya na ang liwanag? Wow! Wala ka nang makikitang street lights. Wala ka na. Bakit? Bakit lahat maging hari at lahat ng bayan lalakad sa liwanag ng Diyos at magbibigay lahat ng katauhan ng kalwalatian sa Kanya? Wow! Di po ba't napakaganda nun? Kaya talagang lahat. Pero ito isang bagay na napakasarap ding isipin. Ano sabi ng Lord? Doon sa loob ng syudad na yon, tingnan natin. Then He showed me a river, 22, of the water of life. Clear as crystal. Yung ilog, kaya ito, river. River of the water of life. It's a river of life. Ang gandang tubig na napakaliwanag, na parang gusto mong tumalon. Sabi niya, coming from where? From the very throne of God and of the Lamb. Di ba, nagliliwanag na siya, nagdadala pa siya ng tubig. Parang wow, para siyang force na hindi mo maintindihan. I cannot imagine. Kalaga, hindi kaya ng isip ko. Sabi ko, grabe. And in the middle of the streets, on either side of the river, habang naglalakad ka, may river dyan, sabi niya, sabi niya, was the tree of life. Meron po, sabi, bearing 12 kinds of fruit. Isang puno, ah, tree. Hindi naman sabi trees eh. Tree of life. Tapos, merong 12 uri ng prutas. Prutas, yielding its fruit every month. Aba, itong puno na to, wala ka pang nakita ganito. Bakit? Isipin mo, meron siyang flavor of the month na nilalabas. Gusto ko ilabas ngayon ay saging, saging. Bukas naman ay mangga sa susunod na buwan. Sa susunod ibang klase, isang puno lang tree of life and yielding its fruit every month and the leaves of the tree were the healing of the nations. Itong healing word is therapeutic. Ibig sabihin, lalong nagdadagdag ng kaligayahan sa atin. Now, ibig sabihin, may kainan sa langit? Yes, may kainan sa langit. Remember nung si Jesus Christ nag-resurrect? Kain siya with the disciples. Diba? He ate breakfast with the disciples. Kaya may kainan sa langit. Wow, ang sarap, enjoy. At hindi lang yun, kakain ka na at hindi ka pa tataba kasi puro malulusog na pagkain, mga prutas. Di ba? Nanda ng Panginoon Diyos, ang sarap. Para bagang, talagang, at hindi lang, hindi yung kakain ka na parang pagkatapos mo kumain, pagod ka na naman. Hindi, ito yung pagkain na sisigla ka. It's from the tree of life. At meron pang, ano na, talaga itong mga dahon pa lang, therapeutic na. Talagang wow, nakakasigla, lalong, siguro, bawat araw na ginawa ng Diyos, laging magdadala ng kaligayahan sa atin. Naisip niyo po ba yun? Kunyari, nanghihina ka sa umaga, minsan pagising natin, ang hina. Eto, bawat umaga, wala nang gabi. Hindi ka manghihina dahil bawat tingin dito pa lang sa dahon, biglang, whew, nakakapagbigay na ng alin, therapeutic effect. Hindi lang sa isang tao, sa bayan, sa mga iba't ibang uri ng tao, iba't ibang uri ng lupon ng mga tao. Amazing God. And sabi niya, at there will be no longer be any curse. Anong curse? Wala nang murahan? Hindi yon. Wala talaga doon. Pero yung curse dito, remember, nung Genesis 1 and 2, napakaganda nung lupain ginawa ng Diyos. Tapos nung Genesis 3, He cursed the land, He cursed the land, He cursed the ground. Sabi ng Lord, doon wala nang curse. Wala nang curse, wala nang tinik, wala nang damo, wala nang mga walang kwentang mga halaman. Wala na. Lahat doon ay something that will bring joy and eternal bliss and joy and celebration in the hearts of His people. Now, and the Lamb will be in it. So ano nang gagawin natin? Puro saya-saya na lang. His bond servants will serve Him. Ano sabi ng Lord? This time you will see me face to face. At tinan niyo sabi ng Lord,
and they will see His face, and His name will be on their foreheads. Nakatatuo na dito pangalan. Sabi niya, pangalan ng Panginoon, you are identified with Jesus because sinasabi ng Lord, you are mine. You are my treasured possession. There would be a great celebration. Ang sarap. E tingnan niyo po, sabi niya, and there will no longer be any night. Wala nang gabi. Wala nang gabi. And they will not have any need of the light of the lamp, nor the light of the sun. Wala na. Wala nang. Hindi na lang kailangan ng ilaw sa poste. Because the Lord God will illumine them and they will reign forever and ever and ever. Hallelujah. And just imagine the celebration that God wants us to enjoy in eternity. Tending celebration. Talaga matinding pagdiriwang. Wow, ang sarap. It's very comforting. And alam nyo pa, isa pang nakaka-comfort. Sabi ng Lord, parang yan sinasabi yung lagi nagliliwanag, hindi kita iiwan. Lagi mo akong kasama. Yun ang sinasabi ng Diyos. Kaya naman, ang sabi ng Lord, balikan natin ha, 21 verse 4. He will wipe away every tear from their eyes. Sabi niya, yung mga pait ng lahat ng pinagdaanan mo, papahiran niya ang bawat luhang tumulo sa iyong mga mata. Lord, iniwan ako ng asawa ko. Halika na rito, kasama na kita. Lord, yung aking mga anak, mga taksil sila, pinabayaan nila ako. Halika na anak. Di ba? Lord, yung aking pong ano, yung pong landlord ko, pinalayas po kami, hindi ako binigyan ng pagkakataon makapagbayad. Halika. Lord, yung mga umupa sa akin, hindi nagbayad. Tuloy ako, nagbayad na, Lord. Sad-sad ako, Lord. Kaya nahimatay ako at patay na ako. Alika. Wow. Lahat ng mga pain. Lord, ginulpi nila ako dahil sa pananampalataya ako, dahil nagsishare ako ng gospel. Lord, hiniya nila ako dahil nag-go viral ako, pinagtawanan nila ako. Lord, lahat nagshare ako. Lord, lahat, sa opisina, lagi na akong pinagkakaisahan. Lord, lahat ng trabaho binibigay sa akin dahil ginagawa ko to para sa inyo. Lord, pero ang sabi ng Lord, alika, nalulungkot ka. Lord, nakita ko paano patayin yung tatay ko dahil sa pananampalataya niya. Alika. And I will tell you, hindi ka naiiyak. And there will no longer be any death. Wala na. Wala na ang kamatayan. There will no longer be any mourning. Wala na. There will no longer be any crying or pain. The first things have passed away. Sarap, no? Now, alam niyo po ba isang napakaganda pa? Na gusto ko lang tiyakin natin na itong comfort na ito sa atin, ito sabi ng Lord, these words are faithful and true. Mangyayari at mangyayari ito. Yun ang ating pag-asa ng kalangitan. The God who created the heavens and the earth from the very beginning is the same God seated on the throne. Siya pa rin ang nakaupo sa trono. At dahil siya pa rin ang nakaupo sa trono, siya pa rin ang magpapaganap ng lahat ng bagay. At isulat mo ito sapagkat siya'y tapat at ito'y totoo. Ito'y mapapanghawakan mo. Ito'y mapapanghawakan natin. Kaya naman ang mga mananampalataya nung mga unang panahon, hindi sila takot. Bakit? Because they can hold on to God's promise. Can you imagine? Hawak nila yung pangako ng Diyos. Kahit basahin yung buong Hebrews 11, ano sabi na? They were looking for a city built by God. The architect and builder is the Lord. Hinanap nila yon, and they're willing to leave the very comfort zone. Bakit? Handa nilang iwan lahat ng mga kinaliligayahan nila noon. And handa nilang bitawan lahat ng bagay na alam nilang maaaring magpasaya sa maraming tao. Dahil hinahanap nila yung lunsod na ang arkitekto at tagapagtaguyod ay ang Panginoong Diyos na buhay. Pero ito po isang malungkot na katotohanan. Hindi ho lahat welcome dito. Tanggapin man natin ang ito, gustuhin man natin o hindi, hindi lahat tanggap dito. Tingnan niyo po ang sabi ng Panginoon. Kaya siya po ay nananawagan. Nananawagan. Ano sabi niya? Then he said to me, it is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Ako ang simula at ako rin ang kaganapan ng mga bagay. Ako ang simula, sabi niya, at ang kahuli-hulian, ang katapusan ng lahat. And I will give to the one. Ibibigay ko sa mga nauuhaw mula sa balon ng tubig ng buhay ng walang bayad. Isipin niyo, walang bayad. Nagbibigay ako ng buhay. Kaya nananawagan ako sa inyo. Sabi niya, sino man ang magtagumpay ay magmamana ng lahat ng ito. Anong ito?
yung new heaven and new earth, na kung saan ang lunsod ng Diyos, ang banal na lunsod, ang napakagandang lunsod, ay kanyang mamanahin. At sabi niya, and I will be his God. At ako ang kanyang magiging Diyos, and he will be my son. Aba, hindi lang binigyan ka ng ari-arian. Ang pinaka-importante ay mismo si God. Parang may ugnayan kayo na ako ang magiging tatay mo. Wow! Parang wow! Kasi isipin niyo mabuti. Kahit anong ganda ng langit, kung wala naman kayong ugnayan, wala yun, walang saysay dun. Para kang nagpakasal sa isang napakayamang lalaki, tapos hindi mo naman siya mahal at wala kayo, hindi kayo nag-uusap, hindi kayo wala kayo talagang fellowship o wala kayong panahon na kayong dalawa lamang, walang saysay yun. Di ba? Pero ito sabi ng Panginoon, but ikaw, you will be my son. There would be a great relationship. At ito po ang napakaganda. Tingnan niyo po mabuti. Sabi niya, itong ganda ng mundo na to, kaya namang wala doong duwag, wala doong taksil, wala doong gumagawa ng karumal-dumal na bagay, wala doong mamamatay ng tao o nagmamaliit ng tao, wala doong immoral, wala doong mangkukulam, o kaya yung word na dyan ay parmateka, pati yung mga nagkokonkok ng mga drugs, walang addict doon, na drug addicts, wala doon, at wala doong sumasamba sa Diyos Joseph, at lahat ng sinungaling, wala doon. What a world we have! Isipin nyo ang mundong wala nang sinungaling. Makakapaglakad ka na ng walang takot dahil walang mamamatay tao. Alam nyo po ba, kahit itong mga murderer na to, ito maaari sabihin nyo, hindi man ako murderer. Alam nyo ba, murderer sa Bible? Yun lang hindi ka, yung alam mo nangangailangan at kaya mong tumulong, hindi mo pinansin, murderer na yun. Basahin nyo sa 1 John chapter 3. Yun lang maliitin mo isang tao, na wag yung gusto siyang halaga, murderer na yun. Basahin nyo yung James chapter 2. Yun lang, sabihin mo sa isang tao, wala siyang kwenta, murderer na yun. Basahin yung Matthew chapter 5. Kaya marami tayong naintindikala natin, wow, kasama ako dyan. Sa totoo lang, lahat naman tayo kasama niya. Kaya sabi niya, and their part will be in the lake that burns with fire and brimstone, which is the second death. Anong ibig sabihin yan? Nung namatay ka na ng una, mayroon pang kakalawang kamatayan. Itatapong ka sa lawa ng apoy. And there, in Revelation 20, magdurusa siya 24/7, forever and ever, in the lake of fire. Gusto ng Diyos, iligtas tayo, ayaw na tayo mapahama, kaya siya na mismo na punta matay sa krus para sa atin. Can you imagine that? Eh mga kapatid, pag-isipan niyo mabuti. Now, kasi sabi, huwag natin biruin ang mga bagay-bagay tungkol sa Diyos. Sabi nga ni Paul, diniina niya rin, do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Huwag natin sabihin na Christian na ako, naniniwala ako kay Jesus. Then you ask yourself, sabi nga ng Lord, these people are not welcome here. Only those who overcome. Ano yung nag-overcome? Mami, ipapaliwanag sa inyo yan. But let me just emphasize this first. Kaya wag ka magpakalin lang. Walang fornicator doon na makakapasok. Walang sumasamba sa Diyos-Diyosan. Walang nakikiapid. Walang mga, sabi nga, effeminate. Ito po yung mga, kumbaga sa same-sex na relationship. Siya yung babae doon. Di ba? Kung lalaki o babae man, pareho man yun. Kung pareho sila lalaki, siya yung babae roon. Nor homosexuals, nor thieves, magnanakaw, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Maaaring magalit kayo sa sinasabi ko ito. Hindi ako. Nagbabasa lang ako. Binabasa ko lang yung sinasabi ni Paul. Binabahagi ko lang sa iyo sinulat ni Paul. Bakit? Dahil gusto ng Diyos makasama tayo sa kanyang bagong langit, bagong lupa, bagong daigdig na nililikha niya para sa kanyang mga anak. Kaya nga, alam niyo po, kaya sabi ng Lord, hanggat ang magandang balita ay maipahayag, hindi ako babalik. Kasi gusto kong bawat isa'y mabigyan ng pagkakataon na maligtas. Sino bang gustong pumunta dyan sa lawa ng apoy na yan? Sino bang gustong makita ang sino man? Ako man ay ayaw ko. Pero salamat sa Panginoon Diyos. Alam niyo kung bakit? Ang Panginoon ay nag-aalok ng kaligtasan. Maraming sabi natin, ganyan ako, paano may pag-asa pa ba ako? Ay, salamat sa Diyos. Alam bakit? Pag isip po, sabi niya, such were some of you, but you were washed. Ganyan kayo dati, pero kayo nalinisan. Sabi niya, you were sanctified. Kayo ay nilinis, sabi niya, hiniwalay ng Diyos. But you were justified. Parang pinawalan sala kayo, parang hindi kayo nagkasala ulit. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Sa kanyang spirito, na ating Diyos. May pag-asa. Kaya sabi ng Panginoon, he who overcomes,
Kayo, welcome kayo dito. Kayo magiging tagapagmana. Paano ba ma-overcome? Tandaan nyo, Revelation, sinulat ni John. Kaya yung word ni John, parehong-pareho. Kaya ito sabi ni John, whoever believes that Jesus is the Christ is born of God. Ang sino mang nagtiwala kay Jesus Christ, na siya ay isinilang sa Diyos. You're my son, remember? And whoever loves the Father loves the child born of him. Yung nagmamahal sa tatay ng Panginoong Jesucristo, sabi niya, minamahal din siya. Sabi niya, by this we know. Paano natin malalaman ang mahal natin ang Diyos? Paano natin malalaman nagtitiwala tayo kay Jesus Christ? Tingnan yung test. By this we know that we love the children of God. Mahal natin yung nagtitiwala rin sa Panginoong Diyos, Panginoong Jesucristo. Nagkakaintindihan, hindi natin sila kaaway, hindi natin sila siraan. Mahal din natin sila, sabi niya, when we love God and observe His commandments. At isa pa, sumusunod tayo sa pinag-utos ng Diyos. At sabi niya nun, for this is the love of God, itong pag-ibig ng Diyos, that we keep His commandments. Ano sinasabi ng Diyos? Sinusunod natin, we love what He tells us to do. At sabi niya, at His commandments are not burdensome. Hindi ito mahirap sundin. Now, itong napakaganda, tinuloy niya, for whatever is born of God, look at the words, yung word na ginamit niya, overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world. Ano yan? Our faith. Faith. Kanino? Ayan. Who is the one who overcomes the world? But he who believes that Jesus is the Son of God. Sa madalit salita, kinikilala natin that He is the Messiah. He is the only Savior. Siya lang ang tanging tagapagligtas. Wala nang iba. Hindi ang ating organisasyon, hindi ang ating asosasyon, hindi ang sino mang grupo, kundi si Jesus lamang. Wala nang iba. Hindi mga apostol ni Jesus Christ, hindi yung mga tao sa paligid ni Jesus Christ, kundi si Jesus lamang. Hindi yung mga nagtuturo tungkol kay Jesus, kundi si Jesucristo lamang, ang tanging anak ng Diyos at tagapagligtas. At siyang ating depende, doon tayo nagdidepende. Doon tayo umaasa. Wala nang iba. These are the people who overcomes, who will inherit the kingdom of heaven, who will inherit the new heavens and the new earth, who will inherit the new city, the new Jerusalem, the holy city. Na talagang eto, this is for you. Di po ba napakasarap nun? Kaya mga kapatid, sa ating mga mananampalataya, isang bagay huwag natin kakaligtaan. The best is yet to come. Kapatid, mamatay man tayo ng maaga o dumating ang pagkakataon si Kristo ang susundo na sa atin, walang pinagkaiba. Because the promise of eternity, of the new heavens and the new earth, ay para sa lahat ng mga nagtagumpay laban sa daigdig. At sino ang nagtagumpay sa mga nagdaigdig? Mga nanampalataya kay Kristo Jesus bilang anak ng Diyos, ang tagapagligtas. Lika, lapit ka kay Jesus. Tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon, tagapagligtas. Ginawa ko to ng ganito noon pa, noong 1981, tinanggap ko si Jesus. Tayong lahat ay umuko. Sinabi ko sa Panginoon, Panginoong Jesucristo, patawarin ninyo ako. Sukdulan po ng sama dahil ako po'y nabuhay para sa aking sarili lamang. Ako ang hari ng sarili kong buhay. Kaya Panginoon Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil kayo ang namatay sa krus ng Kalbaryo. At salamat na kayo'y nabuhay magmuli pagkatapos sa ikatlong araw tulad ng nasusulat. Kahit naman ikaw lang ang tanging tagapagligtas dahil kayo lang ang anak ng Diyos na ipinagkaloob para kami ay maligtas mula sa aming mga kasalanan. At salamat Panginoon dahil tumutupad kayo sa iyong pangako at pangahawakan namin ang pangako ninyo ng buhay na walang hanggan sa bagong langit at bagong daigdig na aming matatamo sa mga huling araw. Salamat po Panginoon. Salamat po Panginoon Jesucristo na tunay kayo ang aming pag-asa. Kayo ang aming Panginoon Diyos buhay at kaligayahan. Kaya't mula ngayon aming Ama, dalangin namin kami maging mabuting katiwala sa mga bagay na binigay niyo sa amin para po sa kaluwalhatian ninyo. Pinagpe-pray ko na rin po, Panginoon Diyos, ang bawat pamilya na amin nire-represent. I pray for all of us to be faithful. I pray for the manifestation of the victory that you have on the cross na makita po sa aming pang-araw-araw na buhay.
maging sa aming trabaho, sa pag-aaral, at maging sa buhay namin sa komunidad, at maging sa buhay namin, higit sa lahat, sa aming tahanan. Salamat po aming Ama, sa iyo po ang lahat ng papurit pagsamba, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen at amen. Ayan, para po sa ating mga discussion questions, ulitin ko, ito po yung mga mungkahing tanong na maaari nyo pong gamitin sa inyo pong pagtatalakay para lalo po nating manamnam ang mensahe at sarap ng mensahe ng Panginoon Diyos. Ano po ba yung mga kailangan natin gawin para maituon natin ang ating isip sa langit sa halip na dito sa lupa? Sa madaling salita sa Ingles, what must you do to set your mind on heaven rather than on this earth? Now, ang pangalawang tanong po ay, ano ba higit mong inaasahan sa pahayag 21 talatang 4? Yung po bang aliw ng Diyos sa langit? At bakit? Sa madaling salita, what do you look forward to the most in Revelation 21:4? God's comfort in heaven? Why? Yeah. So the third question is, how does God want to use you to call those who are living in the dark? So palagay mo, paano ka gagamitin ng Diyos para tawagin ang mga taong nabubuhay sa kadiliman? Ayan, sana po'y makatulong ang mga tanong na ito at pagpalain kayo ng Panginoong Diyos sa inyong pagtatalakay.